Ang mga dapat naman natin iwasan during Ghost Month, bawal ang magsimula ng bagong mga deals, major activity, something new. Kagaya po ng bagong business, pagbubukas ng bagong tindahan ng negosyo, posible daw malasin o hindi maging successful yan. Iwasan din natin ang pagpapakasal, posibleng susulan ng mga hungry ghosts ang mag-bride and groom para mag-away. Ang Hungry Ghost Month ng month of August ay papasok ng August 16 at magtatapos naman ng September 14. Talaga yung kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio. DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Mga ka-misteryo, papasok na naman tayo sa Ghost Month. Ito ay magsisimula sa August 16 na magtatapos ng September 14. Ano bang dapat natin gawin tuwing may Ghost Month? Ano naman natin na kapag tuwing Ghost Month ay sinasabing nagbubukas daw ang pintuan ng kabilang dimensyon at namamasyal sa ating mundo ang mga kaluluwa ng taong namatay. Ano ba ang dapat nating gawin? Ito ba'y dapat nating katakutan? Yan po ay ating alamin sa mga advice ni Master Hanz Cua, ang ating kaibigang Feng Shui Master. Narito na siya, si Master Hanz Cua. Take it away, Master Hanz. Ang Hungry Ghost Month ng month of August ay papasok ng August 16 at magtatapos naman ng September 14. Pinaniniwalaan ng mga Chinese, mga Taoism, na ikapitong buwan ng Chinese lunar calendar, binubuksan daw ang pintuan ng impyerno kung saan ang mga Hungry Ghost ay lumalabas para makahanap ng entertainment, ng maiinom, ng makakain, at mga taong mabibiktima para sila ay maging Hungry Ghost. Ang mga dapat natin gawin during Hungry Ghost Month, number one, kailangan natin mag-alay ng mga pagkain, ng mga maiinom, ng insenso, ng kandila, ng pagdarasal. Hindi dapat katakutan ang Hungry Ghost Month, ito'y paalala sa ating manabubuhay na huwag nating kalimutan ang mga past, mga yumaong, mga kaibigan, kakilala, or family members natin. Ang pag-uwi ng maaga during night ay importante dahil ang mga Hungry Ghost ay nagro-roam o kumakalat dyan. Posible ang mga aksidente, mga kamalasan. Kaya naman, maaga pala uwi tayo. Maglagay tayo, mag-display tayo ng Chong Kuei sa ating bahay. Si Chong Kuei kasi is a protector to. Ito po yung god ng mga Hungry Ghosts. Pag nakita ng mga Hungry Ghosts na may Chong Kuei ka sa bahay, sa tindahan, sa negosyo, iiwas at ayaw nila na pumasok dyan. Kaya naman, mag-display also, magsuot din po ng mga black obsidian, black tourmaline, black onyx, o mga evil eye na mabibili. Lahat tong mga charms na to, dito lang po sa tindahan ni Master Hanz Cua. Ang mga dues pa natin, personal niyong imbitahan si Master Hanz Cua na mag-conduct ng Ghost Month Ritual kung saan ako mismo ang magsusunog ng mga paper money, gagawa ng mantra na mga ritual para sa Hungry Ghost Month. Gawin nating happy ang mga Hungry Ghosts dahil posible sila magdala ng mga blessing, ng success, ng opportunity, ng prosperity at ng masayang pamilya sa tindahan nyo man or sa negosyo nyo. Ang mga dapat naman natin iwasan during Ghost Month, bawal ang magsimula ng bagong mga deals, major activity, something new. Kagaya po ng bagong business, pagbubukas ng bagong tindahan ng negosyo, posible daw malasin o hindi maging successful yan. Iwasan din natin ang pagpapakasal, posibleng susulan ng mga Hungry Ghosts ang mag-bride and groom para mag-away. Iwasan din natin, bawal din ang paglipat ng bagong tindahan o bagong bahay. Posibleng malasin ang iyong tindahan o bahay. Bawal din po ang pag-swimming. Lalo-lalo na paggabi na po, ang mga Hungry Ghosts ay nandiyan po yan sa pool, dahil malamig dyan, nag-umiinom o nag-swimming, nag-entertain dyan. At pag nakita niya may tao nag-swimming, posibleng hilain niya pababa, posible po ang tinatawag nating aksidente. Bawal din na during Hungry Ghost Month ang pag-whistle o ang pagpito. Posibleng tawagin natin ang mga Hungry Ghosts. Iwasan din natin ang paglalaro ng mga spirit of the glass, especially o pagtawag sa mga spirito during Ghost Month.
Hindi yan biro dahil napakadaming mga hungry ghosts, sila ay posibleng magdala ng mga problema, kapahamakan at misfortune sa iyo. Iwasan din natin ha, ang pakikipag-away. All throughout the year, bawal tayo magpag-away. Pero during Hungry Ghost Month, pwede niyo sulsulan mga kaaway niyo na mas lalong mag-flare up, lalong mag-init at posibleng magkaroon ng mga bloodshed or mga misfortune or kamalasan. During Ghost Month also ha, huwag nating kalimutan, nabdasalan natin, alayin natin ang mga prayers, ang mga past loved ones natin. Hindi dapat katakutan ng Hungry Ghost Month. Ito'y paalala sa atin na mabuhay na huwag natin kalimutan at alayin natin ng prayers ang mga past loved ones natin. Ako po si Master Hanz Cua. Muli po, ito mga to ay mga gabay lamang. Ang Ghost Month ay paalala sa atin at huwag nating kalimutan na dasalan, alayan ang mga pagkain. Nasa inyo mga kamay, nasa lalay ang inyong mga tagumpay. I-follow niyo po ako sa aking social media account, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, YouTube, at saka TikTok, Master Hanz Cua. Kita-kita tayo. O yan ho, mga advice ho ni Master Hanz Cua tungkol sa Ghost Month. Eh, nasa atin pong lahat, kung tayo po ay susunod po sa ganito mga advice, wala naman sigurong masama na sumunod tayo sa mga payo ng mga Feng Shui Master. Ito naman ay makatutulong sa atin para sa ating kabuhayan.